The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Sorry Brad, hindi na mauulit. Mainit ang ulo ni Ted. Hindi, pinapaliwanag ko lang Brad yung mga proyekto. Tama yan, tama yan Ted. Oo. Kamusta dyan sa lugar nyo, Pastor? Marami din bang mga nabubungkal at nakatiwangwang na mga kalsada? Actually, meron kami island, maayos, giniba. Pinababa lang. Okay. So, giniba. Yung island sa gitna ng ng Felix Avenue. Nagulat lang ako, giniba. Tapos, nilagyan, mas maliit. Sabi ko, ba't giniba pa lahat? Di na lang tinapyas. Marami yan. For sure alam. Ngayon, yung mga nasa daan, yung mga nasa biyahe, papasok ng trabaho, marami silang mga na-experience na ganyan. Yung mga binungkal-bungkal, naiwan pa yung backhoe. Tapos nagtataka tayo, tagal naman man. Tapos ito kakapiranggot lang yung kalsada. Mabot ng 2 buwan yan. Yung pala yun. Para kasi makakubra ka na ng iyong mobilization fund, kinakailangan mapakita ka na nag-mobilize ka na ng equipment mo. Padala mo doon yung backhoe, bakbakin mo yan, nakita ho ng taga DPWH, oy! Oo, siyempre, si engineer, okay tayo pare, ayos ng buto-buto. Picture. Ako po ba ay ganyan? Oy, si Pastor Jeff na, ikaw talaga. Oy, so, si Brad na eh, Pastor. Sorry, Brad. Okay. Ang dami ko natututunan kay Ted na minsan nagiging normal na ba sa atin. Yun ang problema, Ted eh. When it becomes the norm, akala mo okay lang. Kaya may mga tao na, or programa na katulad na to, hindi ho okay yan. Kasi nga, minsan ignorante rin ang mga kababayan natin. With regards to, ano ba yung nangyayari sa paligid nila? Kaya Ted, salamat sa team mo na binibigyan kami ng kaalaman ba yung mga ganyang simpleng bagay na akala namin normal lang yon. Opo. Salamat din po ano ho sa ating mga kababayan ngayon na humihingi na po ng listahan kaagad ano dito ho sa mga proyektong ito. Tama po itong panawagan ng Sec Anyo. Seriously ano, sincerely, maging katuwang po tayo ng gobyerno sa pagbabantay po sa mga proyektong ito. Ano ho? Opo, yan po ang sabi sa atin kanina. Alright, 8:02 in the morning. Brad Jeff, inaabangan ito ni Ate Nati Ocampo Versosa araw-araw. And of course, si Maring Helen Lim at si Paring Edward Lim. Maging si Yoli at William Chua. Oo, ha? Yung father ni Aliza at saka ni Attorney Ryan. Oo. Yeah. Araw-araw din, inaabangan ito. Pati na si Manong Toots at si Kuya Al Mendoza. Go ahead, Pastor. Yon. Well, Ted, of course, ang araw na lang, excited ka na, Friday na. Thursday muna ngayon, okay? So, we've been talking about the temptations ni Jesus na ginamit nga ni Taning, ano? Kapag pinag-usapan natin yung lust of the flesh, sinabi sa kanya, gawin mo ang tinapay itong bato. Ngayon naman po yung pride of life. Ano ba ibig sabihin nun? Kasi yung pangalawang temptasyon, dinala ni Tempter, ni Satan, si Jesus sa tuktok na isang holy city. And then, pinatayo siya sa pinakamataas na pwesto, sabi, kung ikaw talaga yung anak ng Diyos, tumalong ka. Kasi nasusulat, it's interesting, gumamit ng Bible verse Satan, nasusulat sa kanyang mga anghel, sabi ron, itatagubiling ka niya sa kanyang mga kamay. Aalalayan ka ng yung paa mo, hindi tumuntong dyan sa bato. Kumbaga, sasapuhin ka niya. It's interesting, Ted, ano, kahit si Satan gumamit ng salita ng Diyos para itempt si Jesus. Kaya ingat din po tayo, hindi lahat na nangangaral ng salita ng Diyos galing sa Diyos. Madali pong mag-quote sa Bible, madaling gamitin ang Bible, pero really, I do hope na kayo po mismo inaaral nyo rin. Even ako, wag lang kayong makinig sa sinasabi ko. Pagkatapos ng Daily Brad segment, buksan nyo ang Biblia nyo, hanapin nyo sa Google yung verse, aralin nyo rin po sa sarili nyo para hindi po kayo maligaw. Alright? Sinabi ni Jesus, nung tinempt siya ni Satan, nasusulat din naman. Gerson, pakita mo yan. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ted, bakit pride of life? Huwag mong subukin. Kasi pag sinusubok natin ang Diyos, ibig sabihin, we are not trusting Him. Hindi tayo nagtitiwala sa sinabi niya, kaya kailangan pa natin, sige nga, i-test ko nga. Ginawa yan, Ted, ni Adam at ni Eve sa garden. Naging prideful sila kasi parang feeling nila, totoo kaya mamamatay tayo? Eh, sabi nitong serpent, nandun na naman si Taning, ano? Pwede ko naman suwayin tong si God, pwede kong kainin.
In fact, ang pang-tempt sa kanila, you will become like God. At Ted, na-tempt si Eva at si Adan dahil gusto rin nilang maging Diyos. Alam mo, Ted, yan ang ambisyon ni Lucifer. Sa Isaiah 14, kaya rin siya binaba sa lupa kasi he wants to become like God. E maaaring siya sabihin naman ng mga tagapakinig natin at tagapanood, buti na lang, Daily Brad, hindi ako katulad ni Lucifer at ni Adan. Pero tanong ko, paano po ba natin pinamumuhay ang buhay natin? Nilalabag ho ba natin willfully yung mga kautusan ng Diyos? Kasi po, tuwing lalabagin natin, ibig sabihin, we don't trust yung word ni God pag nilalabag natin ang kanyang kautusan. Para sinasabi natin sa Diyos, buhay ko to, ako masusunod. And that way, we are so prideful, we become like God. Tayo po nagiging Diyos ng sarili natin buhay. Kaya po, be very careful na hindi aplikado sa akin, hindi apply sa akin yung temptation na yan. Every time we test God, every time we play like God, we are actually becoming prideful. At ingat po tayo, kasi sabi sa Biblia, pride comes before destruction. Bago po nasira ang marriage nyo, ang negosyo nyo, ang buhay nyo, nauna muna yung pride. Kabuntot ho niyan lagi, destruction. Kaya po, yun lang po ang dasal ko sa ating mga tagapasunod. Sabi po ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sundin mo lang siya all out and the blessing will follow. Panginoon, salamat po sa reminder once again. Si Jesus na tempt and yet he never sinned. So Lord, yung temptation, hindi pa kami nagkakasala. Kung anong gagawin namin after the temptation will either make or break us. Kaya Panginoon, tulungan mo kami. Every time we feel na ako ang may control ng buhay ko, gusto kong gawin ang gusto kong gawin kahit labag sa Diyos. Lord, we are becoming prideful. Tulungan niyo po kami maging humble. Because you oppose the proud, you give grace to the humble. So Panginoon, pinagdadasal ko mga kababayan namin na parang feeling nila, I can live my life the way I want to live it. Lord, nagbigay ka na ng panuntunan, susundin na lang namin. Salamat po sa grasya na ibibigay mo sa amin ngayon to obey you in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we pray again para po kay Brad Jeff at sa kanyang pamilya, sa kanila pong protection against COVID-19. And Lord, bless their mission. Amen. Today. And Lord, we pray para po sa lahat ng mga lingkod ng simbahan, anumang pong sekta kanila kinabibilangan, mahal na Panginoon, alagaan niyo po sila. And Amen. Bless their mission as well. And Lord, again, we pray para po sa lahat ng aming takapakinig, lalo na po mga nakatatanda. Ngayong araw na ito, Panginoon, patnubayan niyo po silang lahat at yakapin niyo yes. po kami. And keep us protected against this virus. This we say and we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. All right. So, Brad Jeff, thank you very much again. And we hope and hope na ang ating mga suki ay nabusog. Opo. Sa bago pong araw na ito ng Huwebes para po sa ating segment na The Daily Brad. Opo, lalo na ho si ate natin na ito lagi ang inaabangan niya at yung humuhugot din po ng inspirasyon sa mga aral ng banal na aklat. Ayan. Amen. Okay, Brad Jeff, thank you very much. So we'll catch you again tomorrow. Sabi mo nga, tomorrow is Friday and lahat ng mga uri manggagawa po, laging inaabangan po siyempre ang weekend para po sa ating family bonding at panahon din po para sa ating pagpapahinga. Opo, Sabbath Amen. Day. All right. Yun. Although yung Sabado, yun ang trabaho ko, Ted. At saka, I think Linggo rin ang ano mo. Ano bang pinaka-busy day mo, Pastor? Well, normally it's the Saturday because yung preaching day and counseling. Pero across the week naman, Tuesday to Friday, marami tayong pastoral duties. Mamaya may business dedication ako sa hapon. Okay. Ako naman mamayang hapon, apostolic duty and then also on Sunday. Apostolic. Tama yan. Ah, anong bat nga? Apostolic duty. Ano ba yan? Slow ako dun ha. Sabi ko paano sinabi niya yun, ha? Apostolic. Ah, okay, gets. Oo, gets ko na.
Mamaya ang aga. Meron mamaya, ka mamaya? Meron ako mamaya. Oo. Apostolic ang duty, aga. 2 p.m. Where pa mo? Saan ang ano, duty mo? Ah, saan kayo? Malapit-lapit lang. Mm-mm. Girls lang po. Oo, ha? Maganda yan, nakakabata yan. Mm. Oo. Malayo-layo. Hindi mo kang lolo si Ted, eh. Hindi. Malayo. Hello, parang tito lang talaga si Babe. No, tito duties. Parang 40 years old lang ang dating. Parang hindi 42. Tingin 40, ko nga 40. 30. Nagbo-border lang sa 39, okay. 38. Eh. Magkano gusto nyo? Daling kausap ni Baby, di ba? Daling kausap yun ang baby ko. Okay. 09178. O oh, sige. Alright, so sa ating mga kapatid, mamaya-maya po ng kaunti, may mga kakausapin po tayo at importanteng issue papaliwanag po mamaya. Ano? Think about it, is happening after our next interview and our two music coming up. And of course, isa pa hong panauhin sa ating programa. Sana makapakinig ka rin, Pastor, kasi nga ito. Yeah. No, kung meron din tayo, of course, no, banal na aklat. Tayo naman sa ating pong bansa, syempre, tayo po din ay meron pong kinakatigan, ang tawag po ay saligang batas. Ayan. Tama. Para din po tayo matuto po sa usaping legal importante sa mga panahong ito. Wala ngayon legal basis, ha? Pero mamaya po, importante natin pag-uusapan. Alright, Brad. Sige, abangan ko yan. Happy birthday, ha, Ma'am Grace. Happy birthday. Belated happy birthday, Ate Grace. So, ang dami pang dumarating hanggang gabi. Anyway, ito po ang inyong daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless, Ted. God bless you too, Pastor Jeff and Ma'am Grace and your family. Again, Brad Jeff serving the people. Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.